Mahigit 40 barko ng China ang nakita ng Philippine Coast Guard malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa ating Coast Guard na nakaistasyon doon, kabilang sa mga nakita nila ang isang China Coast Guard vessel, isang People's Liberation Army Navy vessel at 42 hinihinalang Chinese Maritime Militia vessels. Nasa 4.5 hanggang 8 nautical miles daw ang layo ng mga barko mula sa Pag-asa Island at nasa loob ang mga ito ng 12 nautical mile territorial sea. Ayon sa PCG, ang tila pagtambay ng mga barko ng China sa Pag-asa Island ay paglabag sa territorial integrity ng Pilipinas at di pagsunod sa right of innocent passage. Wala pang pahayag ang China kaugnay nito. Pero inanunsyo nilang dadagdagan nito ang budget at paggastos ng militar nila na nasa 1.55 trillion Chinese yuan o katumbas ng 12.4 trillion pesos. Kinukuha pa namin ang panig ng DFA at Malacanang. Aksidente ang nalaglag ang isang babaeng pasahero mula sa Sinakyanya Motorcycle Taxi sa Maynila. Ang dahilan, isang aso nakatutok si Nico Wahe. Nakadapa at umiiyak ang babaeng ito sa gitna ng kalsada sa paanan ng MacArthur Bridge sa Maynila. Hindi raw siya makagalaw, masakit din daw ang kanyang balikat at likod. Ang babae, pasahero pala ng isang motorcycle taxi na naaksidente. Tumawid po yung aso. Mabagal lang naman po yung takbo namin. Tapos biglang bumalik yung aso. Ayun, hindi agad nakakahawak si ma'am. Gumiwang po kami. Tapos nalaglag siya. Mabilis pong takbo niyan eh. Mabilis? Oo, sir. Sumad siya? Sir, yung babae, sir. Yung kamay niya naipit. Ilang minuto ang lumipas, dumating na ang ambulansya. At dinala sa ospital. Ayon kay Martino, otomatikong insured ang driver at pasahero ng motorcycle taxi na sasagot sa pagpapagamot sakaling maaksidente. Inaalam pa ang naging pinsala sa biktima. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Patuloy na lumalawak ang epekto ng oil spill sa Oriental Mindoro. Pati Bakawan, kinapitan na ng lagis at pinangangambahang umabot din daw yan sa Boracay. Nakatutok si Jude Veneracion. Kinapitan na ng langis ang mga Bakawan sa Barangay Kalima, Oriental Mindoro. Hindi lang ito pangitlugan ng mga isda. Nagsisilbi rin ito ang proteksyon sa dalampasigan kapag masama ang panahon. Dahil sa oil spill na dala ng lumubog na MT Princess Empress, nanganganib na ito'y mawala. Sabi ng Department of Environment and Natural Resources. Yung mga mangrove natin, yung mga nakataas na mga ugat dyan, dun po humihinga yung mangrove natin. Yung sa mga ugat na nakataas na ganyan, pag natakpan po ng oil yan, hindi na po magkakaroon ng oxygen dyan, mamatay po yung mga mangrove natin. Ang pangunahing inaalala ngayon ng mga residente ay ang epekto sa kanilang kalusugan at kabuhayan. Ano hindi po ito nangyari sa amin itong kung ito ay malaki po amin nakita sa pag-iisda. Ay ngayon po ay nabibiglang nawala. Gawa po niyang nalangis na yan. Masakit sa lalamunan yan, sir. Sintido pag yung matagal na paglalo ngayong mainit. Dagdag problema pa ang mga dram-dram na langis na nakukolekta sa mga dalampasigan. Nananatili pa rin ito sa mga komunidad habang inaayos pa ang plano para mailipat ang mga ito sa mga treatment, storage and disposal facility sa Bulacan at Pampanga bilang proteksyon sa mga residente na mahagi na ng face mask ang lokal na pamahalaan. Highly recommended ng mga health official ang pagsusuot nito sa mga apektadong komunidad. We are going to draft our guidelines para mag-guide natin ang ating local governments para appropriate lahat ng sinusuot ng komunidad. Simula ngayong araw, ipinagbawal na ng provincial government ang pagkuha ng tubig poso habang hindi pa nasusuri ang kalidad ng underground water. Ang panlalawigan at ang pamahalaang lokal ay magpapadala ng mga tubig inumin para sa inyo. Sa report ng provincial government ng Oriental Mindoro, nakarating na daw dito ang barkong may kakayahang hanapin sa ilalim ng dagat, ang lububog na MT Princess Empress. Mahalaga raw ito para matakpan na ang tagas at masimula na ang paghigop sa natitirang industrial fuel oil na karga ng barko. Umabot na rin ang oil spill sa mga barangay sa Tinogbok, Cibolo at Semirara sa Caluya, Antique, ayon sa PCG Western Visayas. Maari din daw itong umabot sa Boracay. We have a very slim chance na makadabot siya sa Boracay based on the prevailing weather conditions. What if the weather nag-reverse, nag-change and the current change?
most likely it will affect man ang Boracay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Magpapatupad ng curfew ang bayan ng Pola simula mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para sa mga edad 15 hanggang 21 anyos. Yan ay para mabantayan daw mga kabataang tumatambay sa mga dike na may namataang oil spill. Nasa biyahe na po ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Kargado ng iba't ibang mga supply and truck na yan ng GMA Kapuso Foundation. Sa mga nais po mag-donate, maaaring mag-deposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin po magpadala sa ilang digital platform. Malapit ng magtag-init at ready-ready ng ilan para sa bakasyon. Ang ilang magbabarkada sama-samang sumasabak sa mga adventure from peak to shore. Kung saan tayo papasyal, tinutukan niya ni JP Soriano. Mula sa tuktok ng bundok hanggang sa kailaliman ng dagat, nararating ng magbabarkadang mahilig sa adventurous bonding si Raya Ducusin, kung saan saan na nakarating. Sa Bohol, hindi lang siya namasyal sa Chocolate Hills at bumisita sa mga Tarsier. Game na game din siya at kanyang mga barkada sa underground cave swimming at sa ATV riding. Umabot na rin silang magkakaibigan sa Anawangin Island sa Zambales. Sulit daw ang 5 oras na trekking mula sa Mount Pundakit bago marating ang Anawangin Beach, kung saan naman sila nag-banana boat at boodle fight. Ang squad naman ng free diver na si Karen Fernandez, under the sea ang peg sa Mabini, Batangas. Sa free diving activities daw sila nagkakilala ng kanya mga kasama. Kaya matapos ang halos 3 taong pandemya, hindi na nila pinalagpas ang pagkakataong muling sisirin ang dagat. Ayon kay Karen, sobrang saya raw kasi sa ilalim ng tubig. Peaceful at relaxing daw pagmastan ang mga makukulay na corals at mga isda. Nakahiligan na nilang magbabarkada na i-video ang kanilang underwater trips para ipakita sa lahat ang kahalagahan ng pagprotekta sa kalikasan. Talaga namang kamangha-mangha ang marine biodiversity ng bansa. Kaya hashtag deserve ng Pilipinas ang award na Best Dive Destination mula sa pinakamalaking dive expo sa Asia na ginanap sa Malaysia. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng ilang taga-Maynila ang 2 malalaking truck sa basketballan. Halos sakupin kasi nito ang court, kaya hindi tuloy magamit ng mga kabataan. Idinalog yan sa Sumbungan ng Bayan. Ang dapat sana'y palaro ang basketball court sa harap ng Barangay 130 Zone 11 sa District 1 ng Lungsod ng Maynila. Ginawang paradahan ng 2 malaking truck na halos sakupin na ang espasyo ng court. Nagsimula po kasi yan nung pandemic po. Pansamantala po, dyan po nilagay muna. Kaya ang problema nga lang po, hindi na po nila natanggal. Eh marami po natitirizing yan sa truck na yan. Hindi po makapaglaro yung mga bata. Pag-aari raw ng pabrika ng sabon sa lugar ang mga sirang truck. Talagang maraming kabataan nagre-reklamo, nagiging half-court at hirap din sila. Ilang beses na raw pinakiusapan ng barangay ang may-ari ng mga truck. Talagang masakit sa ulo yan, puro pangako. Sira na yung mga ano na yan, yung mga truck na yan. Dapat talaga yan pinire-reklamo na. Idinilog ng Sumbungan ng Bayan sa Manila Traffic and Parking Bureau ang reklamo. Bagaman tumanggi silang humarap sa kamera, agad nilang ininspeksyon ang lugar at pinatawag din ang may-ari ng mga truck sa barangay. Dahil sa paglabag, inisyuhan nila ng illegal parking tickets ang may-ari at ipinag-utos na kailangang maalis ang mga truck sa lalong madaling panahon. Tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng truck, pero nagpaunlak ng panayam ang kanyang kinatawan na si Josie Fajardo. Panandalian lang po yan. Gagawin na lang natin ang action. Sana nga po. Kasi nangako na sila sa amin noon. Titiyakin ng MTPB na maaalis ang mga truck sa lugar hanggang sa 15 ng Marso. Reunited si Jin sa kanyang fellow BTS members na sina J-Hope at Jimin. Ipinost ni Jin ang reunion pic nila sa kanyang Instagram with the caption, "The Welcome."
Suot ang kanyang military uniform, litaw pa rin ang pagiging worldwide handsome ni Jin. Si Jin ang unang BTS member na nag-enlist sa military. Nagsimula na rin ang enlistment process si J-Hope na kare-release lang ng single na On The Street kasama ang kanyang idol, ang American rapper and producer na si J. Cole. Pinusuan ng maraming BTS Army ang On The Street challenge niya kasama sina Suga at Jimin. Viral ngayon online ang mga kwento ng mga pasahero ng NAIA na naiwan daw ng kanilang flight dahil sa haba ng pila sa immigration. Ang paliwanag ng Bureau of Immigration sa pagtutok ni JP Soriano. Sunod-sunod ang post online ng ilang biyahero na na-offload raw sa kanilang flight. Karamihan sa kanila natatagalan daw sa immigration. Sa unang weekend ng Marso, mahaba ang pila sa mga check-in counters ng mga domestic at international flights sa NAIA Terminal 3. Sabi ng airport staff, parami ng parami ang mga dumarating na pasahero sa NAIA. Si Joy, mahigit 5 oras ang inilaan para sa kanilang flight pa Hong Kong. Matapos mag-check-in, sinagutan na agad ni Joy ang departure immigration card at hindi na lumayo. Konting time na lang yung para sa immigration, tapos may second interview pa. Pag may hinihin documents, ma-provide namin para may enough time pa kami. Narinig at nabasa raw ni Joy ang kwento sa social media ng ilang pasahero na na-offload o hindi makasakay ng eroplano sa kanilang flight. Tulad ng isang pasaherong papuntang Palau nitong February 24 mula sa NAIA Terminal 3. Kwento ng pasahero sa post, maaga raw silang nag-check-in at pumila sa immigration pero naiwan daw ng flight dahil anya sa haba ng pila sa immigration. 3 lang umano ang bukas na immigration booths. Sa pag-verify ng BI, 21 immigration officers ang naka-duty noon para sa 15 flights na may nasa higit 3,000 pasahero. Minamaximize daw ng BI ang kanilang manpower, pero problema raw sa buong mundo ang mahabang pila sa immigration. Sabi ng BI, nag-commit ang MIAA na dadagdagan nito ang espasyo para sa immigration sa mga susunod na buwan. Pag-aaralan daw nila ang pagdagdag ng electronic gates. May ilulunsad rin daw na e-travel portal para mabawasan ang fini-fill out na paper forms. Paalala ng BI, dapat makapag-check-in ng hindi bababa sa 3 oras bago ang flight at dumiretso na sa immigration area. Si Evangeline, minsan na raw na-offload kaya mas inagahan na ang pagpunta sa airport. Minsan kasi hindi mo na-check sa ticket mo, may problem pala dun sa ano mo, diba, sa apelido, pangalan, oo, ma-check ka agad. Sabi ng MIAA, may programa na sila para sa paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero sa summer at gumagawa na sila ng mga karagdagang improvements sa kanilang mga pasilidad. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nag-viral kamakailan ang video ng delivery rider na may bata sa loob ng delivery box habang bumibiyahe. Nakarating na po ito sa Land Transportation Office o LTO na nagsasagawa na ng investigasyon. 3 buwang suspendido ang lisensya ng rider. Pagpapaliwanagin din daw siya kung bakit hindi siya dapat managot sa mga kasong administratibo dahil sa posibleng paglabag sa Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Kailangan din daw niyang maipaliwanag kung bakit non-professional ang gamit niyang lisensya, samantalang professional driver's license ang requirement para sa delivery riders. Overflowing ang blessings kay pambansang Ginoo David Licao kung mapa-businessman o kanyang career, hanggang sa mga tao around him, kabilang na ang other half ng feline na si Barbie Fortesa. Eh, how close na kaya sila ni Barbie in real life? Ang Kilig Revelations alamin sa aking one-on-one chika with David. Hindi pa rin makapaniwala si David Licao sa mga blessings na natatanggap niya sa kanyang career. Kung dati raw ay marami siyang kasama sa mga articles sa mga magazine, thankful siya na napipili na siya ngayon para maging solo cover. Nakakatuwa, nakaka-overwhelm, and I feel like it's not real, but I'm trying my best to like keep it real and feel like it's actually true. Malaki rin ang pasasalamat ni David sa tinatawag niyang bigla ang love team nila ni Barbie Fortesa. Hindi sila close ni Barbie dati. On the scale of 1 to 10,
It started on one. One, I would say nine. Kumbaga before, I couldn't open up to her kasi, I don't know, medyo, siguro shy type. Shy type ako. And eventually, na-figure out ko, masaya siya kausap. And she, I mean, the thing about Barbie kasi, whenever I tell stories to her, she really listens. Inilabas recently ng Sparkle Artist Center ang old photo ni na Barbie at David sa audition para sa Kapuso series na Meant to Be. Ngayon, nag-level up ang closeness nila. Mas komportable na sila sa isa't isa. Kilig na kilig siyempre ang Saklays, ang fans ng Philae Tandem. Eh si David kaya? I'm asking you as David, ha? Kinikilig ka ba kay Barbie? Yeah. Kinikilig ako. Kinikilig ako. Can you expound on that? Well, siguro kapag... You're blushing. I don't want to talk about this stuff, but... Yung mga eksena rin kasi namin medyo... Kumbaga, kailangan namin maging sweet, ganyan. So, syempre, tao rin naman tayo na... Kasi when you're acting, you're actually feeling things eh. You're supposed to feel things. Yes. And I think para na... authentic. Yo! Kinilig din ako doon. At yung mga balita ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Ivan Mayrina. At sa ngalan ko ni PR Arcangel, ako po si Mariz Umali. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.